Ito ang kwento ng aking panganganak at kung bakit kinailangan kong i-emergency C-section. Hi mga langga, ako nga pala si Jen at kung matagal na kayo nakafollow sa akin, alam niyo na andito ako sa New Zealand kasama ang aking asawa na si Mike, nagtatrabaho kami at nagmamanage ng isang dairy farm. Kung isa kayo sa mga followers ko, alam niyo na nagbuntis ako at kamakailan lang ay nanganak na nga ako. Pero nais kong i-share sa inyo at ikwento ang aking birthing story. Sisimulan ko ang aking pagkukwento noong September 8, 2023. Daily routine ko na at ni Mama at Papa na pumunta dito sa farm at tumulong sa mga basic na mga gawain para mas mapabilis ang trabaho ng asawa ko at makauwi kami ng maaga. Tsaka isa na rin ito sa mga daily exercises na ginagawa ko para sa aking pregnancy. Hapon lang ay nagpa-check up kami at nagpa-scan na rin. Ang aking tiyan ay 40 weeks and 5 days na at this moment. So kahapon kinailangan kong magpa-scan para makita ang growth ni baby at kung kumusta na siya sa tiyan kasi wala pang senyales na malapit nang lumabas si baby. Ang resulta ng aking scan ay normal naman. Si baby ay very healthy pero sinabi nila sa akin na medyo malaki si baby dahil ang kanyang timbang ay umaabot ng 4.2 kilograms. Pagkatapos naming magpa-scan ay dumiretso kami sa aming midwife para sa aming weekly na check-up at nagpa-membrane sweep na rin ako. Pero unfortunately, walang nangyari or hindi nakatulong yung membrane sweep kasi nalaman namin na hindi ako dilated kahit na maliit, kahit na 2 cm man lang. Saradong sarado pa rin yung aking cervix at 40 weeks and 5 days pregnant. Kaya naman sinabi ng aking midwife na pwede na akong umuwi at magantay na lang ng tawag from the hospital para sa aking schedule na pag-induce ng labor. Tunay kung hindi ako magle-labor naturally. Kinagabihan itong araw na ito, lumabas na yung aking mucus plug. At medyo nakakaramdam na ako ng mga pananakit sa tiyan. May pakiramdam na talaga ako na ito na yung araw na yon. Kaya sinabihan ko yung asawa ko na mag-prepare kasi baka anytime tomorrow ay manganak na ako. Pinagtrabaho ko pa rin si Mike kasi hindi pa naman ako sure na manganak na ako today. At kung gaano ako katagal mag-dilate at least 5 cm. Kasi dito sa New Zealand hindi ka pwedeng pumunta sa hospital kung hindi pa bukas ang cervix mo ng at least 5 cm. Nagsimula akong mag-labor ng mga around 5 p.m. pero hindi pa naman ganun kasakit, bearable pa rin siya. Nakaya ko pa rin magluto, kumain, manood ng TV at maglakad-lakad at mag-relax. Pero nung nakahiga na ako, nakahiga na kami ni Mike, medyo nararamdaman ko na yung sakit. At this point, tinatime ko na or inuurasan ko na yung aking nararamdaman na pag-labor. Sobrang bait ni Missy Mo kasi sinasamahan niya ako. Every time na lumalabas ako or every time na may nafe-feel ako na sakit sa tiyan ko, pakiramdam ko nararamdaman niya rin kasi nagigising din siya at tumitingin siya sa akin. Yun bang parang concern na concern siya kasi nararamdaman niya na hindi ako okay. Pagdating ng mga 1 a.m, medyo naging intense na yung nararamdaman kong sakit. Pero kayang-kaya pa rin naman siya. At ang asawa ko naman ay hindi rin makatulog. Naawa nga ako kay Mike kasi kailangan pa niyang gumising ng maaga para sa trabaho. So ayun na nga mga langga, in short, hindi na ako nakatulog. Hanggang sa inabot na kami ng umaga. At habang tumitirik yung araw, ang akin namang nararamdamang sakit galing sa contraction ay tumitirik din. Ibig kong sabihin ay mas lalo itong naging intense. Pero alam niyo ba mga langga, kung ikukumpara ko siya sa sakit ng ipin ko, itong nararamdaman kong contraction ngayon, mas pipiliin ko ito kaysa sa sakit ng ipin. Kasi alam niyo ba na dalawa yung nararamdaman kong sakit while nagli-labor ako at this point. Matagal ko na rin iniinda yung sakit ng ipin ko. Nang umabot na nga ako ng 40 weeks, mas lalo pang nag-intense yung sakit ng ipin ko na as in maiiyak ka talaga sa sakit. Kasi umaakit sa ulo yung pagkasakit niya. Meron nga akong iniinom na anti-inflammatory para sa sakit ng ipin ko. Pero hindi pa rin siya umepekto at sobrang masakit pa rin siya at namamaga rin. Nang bandang mga alas 6 ng umaga, pinabalik ko na yung asawa ko dito sa bahay. So since hindi pa masyadong masakit mga langga, currently pala nagle-labor tayo. And we are heading sa hospital. Actually kagabi pa ako nagle-labor, as you can see sa previous na mga clip. But ngayon kasi hindi pa pumutok yung panubigan ko totally, but it is in the middle. Lumabas na yung panubigan na buo, so hindi pa siya pumutok, but it's there. So kailangan ko na pumunta sa hospital just to make sure baka ano na yung kasabay na yung ulo ni baby. Oh no, I think it's popped. Shit. Ha? Binabasa ang sakyan ng baby. Naaman. Oh my god. I'll keep you guys updated later.
yes, tama yung narinig yung mga langga, yung akin pong panubigan na hindi pa siya pumuputok. Pero at this point, ay nakalawit na siya sa aking puwerta. Nung umihi kasi ako, meron akong naramdaman na pressure sa baba. Na parang yun bang nag-inflate ka ng balloon. So yun yung nararamdaman ko. At pagkatapos ko ang umihi, nung tumayo ako, naramdaman ko na lumabas siya sa aking puwerta. Ayun, tinawagan ko ulit yung aking midwife at pinicturan ko yun mga langga. Obviously, hindi ko naman pwedeng ipakita yun dito, pero i-describe ko siya. Dahil sa picture na sinend ko sa aking midwife, bigla siyang naalarma at alam niyo ba kung bakit? Kasi dun sa nakita niyang litrato ng aking panubigan na lumabas sa aking puwerta, napansin niya na parang merong kasamang tae ni baby. Kaya naman minadali niya kaming pumunta agad dito sa hospital para ma-monitor yung heartbeat ni baby, yung contractions ko, at yung heartbeat ko na rin. At na-confirm niya na in distress na si baby sa loob ko mga langga. Ngunit yung katawan ko ay hindi pa ready para manganak. Kasi nung chinek niya yung aking cervix ay partially dilated lang ako mga langga. Ibig sabihin, nasa mga 3 to 4 centimeters open pa lang yung aking cervix. Kaya hindi pa ako makakapag-push para mailabas si baby. Pero kailangan ko nang ilabas si baby agad-agad. Kasi yung heartbeat niya ay nagde-drop at minsan tumataas ng sobra. Ibig sabihin nun, hindi na talaga happy si baby sa aking tiyan. Kaya dinala niya agad kami sa mas malaking hospital para magpa-CS. Kasi sa mga major operations, mga CS ganyan, kailangan siyang gawin doon sa malaking hospital talaga. At pagdating namin doon sa hospital, agad naman kami inasikaso, lalo pa't kinailangan ko na talagang ilabas si baby. Grabe, sobrang bilis ng mga pangyayari mga langga. Sobrang galing ng mga doktor, ng mga nurses, lahat sila mga langga, thumbs up ako. Ito yung pinakaunang pagkakataon na maooperahan ako mga langga at major operation pa siya. Itong panganganak na ito, pakiramdam ko, nanganak ako ng 2 beses kasi na-experience kong mag-labor at maoperahan. Pero lahat ng yun mga langga ay worth it nang lumabas na si baby. Sobrang naiyak kami nung narinig namin yung iyak ni baby. Nung nagta-travel kasi kami sa ambulansya papunta dito sa hospital, in-explain sa akin ng aking midwife kung ano yung mga possibilities na mangyayari. At sinabi niya sa akin na kapag lumabas na si baby at makita nila na nakalunok na si baby ng tae niya sa loob, kinailangan ni baby na magstay sa NICU. Kasi kapag ka naka-inhale na yung baby ng tae niya, merong chance na magkakaroon ng pneumonia or other respiratory disease yung bata paglabas. Pero sobrang binless kami ng Panginoon dahil paglabas ni baby mga langga, sobrang healthy niya. Although way off yung timbang na binigay sa amin nung scan. Kasi diba sinabi ko kanina na yung measurement nila ng timbang ni baby ay nasa mga 4.2 kilograms. Pero nung lumabas si baby, nasa 3.390 lang siya. She is perfect and she is healthy at yun yung pinaka-importante sa amin. After ng operation, alam niyo ba kung ano pa yung sinabi sa amin na mas nakakatakot? Na posibleng mangyari kay baby. Hindi na ito na-mention ng midwife ko para hindi na ako ma-stress while inooperahan ako. At saka, mabilisan na yung operation at wala nang pagkakataon na i-discuss pa ito sa akin. Noong puputuli na sana kasi ng doktor yung aking cord para i-check yung dugo, biglang natanggal ng kusa yung cord mga langga. Ibig nitong sabihin, natanggal na yung cord some point during ng mga contractions ko nung nagle-labor ako. Ang sinabi sa akin ng aking midwife, meron daw ako nung tinatawag na velamentous cord insertion. Ibig sabihin nito ay kung ang normal na placenta ay ganito ang itsura, kung makikita nyo yung cord niya, nasa gitna siya naka-attach. At makapal at klarong-klaro or kitang-kita mo talaga siya. Diyan ang gagaling ang supply ng oxygen ni baby at diyan niya rin nakukuha ang mga nutrients. At ganito naman ang itsura kung meron kang velamentous cord insertion. Kung mapapansin nyo, yung cord ay hindi naka-attach diyan sa gitna ng placenta o ay naka-insert sa fetal membranes. At kung mapapansin nyo rin yung cord ay manipis lang siya kaya madali or mabilis lang siyang maputol. Alam nyo ba mga langga, ito ay nangyayari ng 1% lang na chance sa mga nagbubuntis na isa lang yung baby sa tiyan. Ibig sabihin, high risk talaga yung nangyari sa amin mga langga at it is such a miracle na sobrang healthy ni baby nang lumabas siya. Hindi rin ma-explain ng aming mga doktor, ng aming midwife kung bakit hindi nakita yon sa scan. Dahil ang resulta naman ng aming mga scans sa simula pa lang ng pagbubuntis ko ay normal lang at walang mga complications. Kaya pinagtataka ng midwife namin at ang mga doktor kung bakit hindi siya nakita. May mga bagay talaga na hindi mo ma-explain. At maiisip mo na lang na ang mga pangyayaring yon ay meant to be na para sa'yo talaga. Sabi nga sa amin nung isang nurse sa hospital na si baby daw ay meant to be na gift ni God sa amin. Kasi sa pangyayaring yun mga langga, dami mga possibilities na pwedeng mangyari kay baby sa tiyan ko. Dahil nga, meron akong velamentous cord insertion, ay risk yung pregnancy ko dapat. Salamat sa Panginoon at wala naman akong naramdaman na kahit na anong complications during pregnancy. Actually, sobrang healthy ko pa. At sobrang healthy rin ni baby in every scans. Anyway mga langga, ganito na yung itsura ko mga ilang oras pagkatapos ng aking operasyon. Nako, sobrang sakit mga langga, sobrang hirap maglakad.
hindi ko talaga lubos akalain na makakayanan ko yung mga ganitong operations lang ga, yung mga major operations. Kasi knowing me, sobrang matatakotin ko sa mga karayom, yun bang mga injections. At ngayon pa na inoperahan talaga ako at binutasan yung aking tiyan, nako, hindi ko akalain na makakayanan ko siya. Masasabi ko talagang saludo ako sa lahat ng mga mothers out there. Hindi talaga madali ang magbuntis. Napakahirap at napakasakit. Pero ang lahat ng yon ay worth it once makita mo na at mayakap mo na yung baby mo. Totoo pala talaga ang sinasabi nila na merong ibang saya o ibang klaseng saya ang naidudulot ng anak mo sa'yo. Pagkatapos pala ng operation, mga langga, ay kinailangan pa kaming i-admit dito sa hospital for 3 days para i-observe ako at si baby. Dapat sana ay whole 2 days lang yon, pero chineck nila si baby ay meron daw si baby na parang kaunting jaundice, kaya kailangan pa siyang i-check para ma-confirm kung meron nga o wala. Kaya ilang beses din si baby na kinuhanan ng dugo. Bibilangin ko nasa mga 4 to 7 times siguro yon, kasi maraming mga checks na ginawa sa kanya para ma-make sure na healthy talaga siya bago kami lumipat doon sa aming Tokoroa birthing unit na mas malapit sa bahay. Aside sa blood test, chineck din nila yung hearing ni baby at luckily naman lahat ng resulta ng mga test ay bumalik ng normal. Kaya naman sobrang saya namin kasi healthy talaga si baby. Anyway mga langga, hindi ko pa nababanggit pero ang lahat po na ito ay libre po siya. Wala po kaming binayaran maliban na lang sa tax na kinakaltas sa sahod namin buwan-buwan. Isa yun sa nakakaganda dito kasi kahit na malaki yung tax na binabayaran mo, at least makikita mo naman at mararamdaman mo kung saan siya napupunta. Dito kasi sa New Zealand, kung meron kang work visa na at least 2 years, residente or permanent resident ka or citizen ka dito, libre ang maternity care mo. Galing sa mga check-ups ko, yung mga gamot ko, libre na siya lahat, lalong-lalo na yung operasyon ko ng CS. Imagine nyo yun kung hindi kami residente dito at kung wala kaming work visa or hindi kami qualified na tumanggap ng libreng maternity care. Sobrang mahal lang babayaran namin sa panganganak mga langga. Pero luckily, qualified tayo na makatanggap ng free maternity care kaya sakit lang sa katawan yung iniinda ko at hindi sakit sa bulsa. After 3 days mga langga, finally pwede na kaming lumipat. Lilipat kami sa mas malapit na hospital sa amin, which is yung Tokoroa Hospital. Layo kasi itong Waikato Hospital sa amin mga langga. Sa mga 1 hours at 30 minuto yung drive, depende sa traffic. Pagkatapos namin kumain ng lunch, ay nag-impake na kami. Oh, hindi ko pala nabanggit, yes, meron pong libreng mga pagkain dito. From breakfast, lunch, dinner, at meron pa yung merienda in between. Yay! So guys, we are prepared na para mag-transfer na kami doon sa Tokoroa birthing unit malapit sa amin. And ito yung outfit check natin. Mukha pa rin tayong buntis. So, 3 araw kami dito yung nagstay. 3 araw ba, babe? 3 na. 19. 11. 11. Yeah, mga 3 days kami nagstay dito. So, yun. Ayan si baby. Dito sa New Zealand, mga langga, you are legally required na ilagay yung anak mo talaga sa capsule or car seat. Dito sa hospital, bago kami umalis, ay chinek muna nila yung aming car seat kung pasado ba siya, yung mga safety features niya kompleto ba, bago kami nirelease. Alam niyo mga langga, masasabi ko talaga na itong pagbubuntis ko dito sa New Zealand ay less stressful siya. Aside sa hindi mo na kailangan pang mag-process ng lahat ng mga paperworks, kasi sila na lahat yung gagawa nun para sa'yo mga langga. As in, wala ka talagang gagawin dito, kundi mag-antay lang ng mga tests mo, sila yung lalapit sa'yo mga langga. Sana dumating yung panahon na ganito na rin yung process dyan sa atin sa Pilipinas. Anyway mga langga, yun lang muna yung ating life update for today. Maraming salamat po sa mga messages ninyo, sa mga greetings ninyo. Hindi ko man po kayo maisa-isa pero sobrang na-appreciate ko po yung concern at yung love ninyo. Kung bago po kayo dito sa aking page, huwag niyo po sana kalimutan na mag-follow, like, and share. Kami ay magta-travel na po muna papunta sa aming birthing unit. Kasama ang aming napaka-cute at napaka-perfect na princess. Alam niyo ba, during sa travel na ito mga langga, sobrang behavior lang ni baby as in hindi talaga siya umiyak. This is her first travel and she is very quiet and very cute. Tingnan niyo naman yung very cute namin na baby. Nung dumating na kami sa hospital, ito yung binigay sa akin na dinner. Sobrang sarap mga langga. Para lang akong nasa hotel, kumbaga. Saka magbibigay ako ng update sa itsura ng kwarto na binigay sa amin. Anyway, yun lang mga langga. Thank you for watching. Bye!